Hello! Welcome sa InvestEd. So today guys, i-discuss natin ang Century Pacific Food Incorporated. I-discuss natin yung kanilang latest news and disclosures. I-discuss din natin kung bakit patuloy na bumababa yung share price ni CNPF. And also, titignan din natin kung nasa undervalue na ba itong company para pwede na nating bilhin. Okay guys, so kung ready na kayo, stay ka lang, I show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan niyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Quick info lang muna tayo guys sa Century Pacific Food Incorporated. So, CNPF produces and sells canned food products in the Philippines. The company operates in 7 segments: canned and processed fish, canned meat, milk, tuna export, cocoa water, packaging, and corporate. And also, the company was founded in 1978 and is based in Pasig City, Philippines. Century Pacific Food Incorporated is a subsidiary of Century Pacific Group Incorporated. Kung titignan natin dito yung Century Pacific Food Incorporated na performance ng company in 1 year, nakikita natin dito yung kanilang price lang noong October 19, 2020 ay nasa 17.78 pesos per share and now nasa 25.50 pesos per share. Kung titignan natin dito in a 1 year data, yung pinaka ay 29.60 pesos per share and now nasa 25.5 pesos per share na lang ang company. So dito guys, so dito bumaba yung share price ng company ng halos 16%, no? So ito yung mga alamin natin kung bakit bumaba yung share price ni CNPF and also titignan din natin kung pwede na ba mag-invest tayo as a value investor sa company. And also, kung titignan natin dito guys, yung maximum performance ni CNPF simula na nag-IPO ang company noong May 30, 2014 ay nasa 16.41 pesos per share lang and now nasa 25.50 pesos per share na yung share price ni CNPF. Okay guys, so ito naman yung revenue breakdown ng company, no? So nakikita natin dito guys na mayroon silang 7 segments. Meron silang 7 segments. So nandiyan yung canned and processed fish, canned meat, corporate segment, milk, tuna export, cocoa water, and packaging. And also, no, madadagdagan na ulit siya ng isa pang segment which is yung sa pet industries, no? Nakikita natin dito guys, comparing to the 2019 and 2020, yung bumaba lang sa kanilang segment ng revenue ay ang tuna export. So, understandable naman yan kasi from COVID, bumaba yung export ng company, no? And also, this is the sales per region naman ng company. Nakikita natin dito yung pinakamalaki nagko-contribute sa kanilang sales or revenue ay ang sa Philippines, sa atin mismo, nasa 98.9% nanggagaling dyan. United States, nasa 0.6%. China, nasa 0.5%. Dahil wala pa yung third quarter report ni CNPF, so, pumunta muna tayo sa pinaka-latest. So, nandito muna tayo guys sa pinaka-latest filing ng company which is yung kanilang second quarter result. Kung titignan natin dito guys, ang company nakakuha ng revenue na 13.6 billion pesos. Tumaas siya guys ng 4.7% compared to the second quarter of 2020. And yung net income ng company guys ay nasa 1.43 billion pesos. Tumaas ng 19% compared to the second quarter of 2020. And yung profit margin ng company guys ay nasa 11% ngayon. Tumaas siya guys compared to the second quarter of 2020 na nasa 9.3% lang. So yung increase ng kanilang margin guys or profit margin because of higher revenue. So in short, sa kanilang second quarter filing, the company reported a strong second quarter result with improved earnings, revenue, and profit margin.
And also, kung titignan natin dito, yung kanilang earnings per share ay nag-improve din, no? So ngayon, maghahanap tayo ng bago na mga latest news and disclosures dito sa CNPF. Okay, so unahin na natin itong pinublish nila noong September 22, 2021. So dito sinasabi, Century Pacific Food Incorporated launches and meat 100% meat-free menu at 7-Eleven. Okay, so dito sinasabi sa report, 7-Eleven is the first convenience store chain in the country with 100% meat-free menu offerings. The Unmeat brand is CNPF entry into the nascent yet fast-growing plant-based food alternative market to address the burgeoning consumer demand for healthier, better for you, and better for the planet product. So yung 7-Eleven guys, sa buong Pilipinas ay mayroong over 3,000 outlet nationwide. Okay, saan sa ang outlet ba makikita itong mga product na ito, no? So ito ay makikita sa Metro Manila, Batangas, Pampanga. So the menu is available in over 1,900 outlets. So yung price ay nag-start sa 89 pesos. Also another news na nahanap natin, no? Ito ay nakita natin sa JMA News Online. Ito ay pinublish noong October 12, 2021. So dito sinasabi sa article, Century Pacific founder and chairman Emeritus Ricardo Po Sr. passes. So dito sadly, no, yung kanilang founder ay namaalam na, no, but yung legacy na iniwan ng founder nila sa CNPF ay talagang mananatiling buhay through the years, no. Kadahilanan ng pagkamatay ng kanilang founder ay hindi pa din disclose, no. Okay, so isa rin sa mga rason kung bakit medyo bumaba yung share price ng company'ng CNPF. In addition, ngayong araw lang merong nilabas na news and disclosures ang company'ng CNPF ngayon. So today ay October 20, 2021. So dito guys, sinasabi dito, CNPF ventures into pet food with new brand Goodest. Okay, so dito sinasabi ng CNPF Executive Chairman, pet food is one of the fastest growing consumer goods categories in the Philippines and around the world. And also, more Filipino households are now caring for pets and treating them as a family. Moreover, the penetration of pet food is still very low in the Philippines versus our more affluent Asian neighbors. We expect this category to continue growing going forward. And the Goodest is now available in leading supermarket chains and online retail platform nationwide. So through these disclosures, nakikita natin na continuous nag-expand ang company, no? Continuous nag-explore sila sa mga pwedeng pag-investan ng kanila cash and continue na i-grow yung kanilang company. And kagandahan dito guys sa company, no? Marami silang household name, no? Talagang in terms of brand name, talagang nasa superior itong company in terms of brand name, no? And also, ang kagandahan dito sa company, hindi lang Pilipinas yung kinikater nila, no? Maging international ay kinikater din nila. So that's a very good and positive sign. So kaya ito isa sa mga kadahilanan kung kaya't gustong-gusto kong mag-invest dito sa company, no? So this is the recent insider transactions sa CNPF. So yung pinaka-latest nila ay noong September 24, 2021. Ay yung Century Pacific Group Incorporated, syempre bumili ng 4.7 worth of stocks sa company sa maximum price na 29.40 pesos per share. So now the big question is, bibili ko ba itong ngayong company sa pagbaba ng share price niya? So suddenly no, sa pagbaba ng share price niya, hindi sapat para sa akin na bilhin ko itong company kasi for me nasa overvalue pa ang company. So yung nakuha kong intrinsic value sa CNPF ay nasa 22.44 pesos per share. So clearly ang company ay overvalue pa, no? So I will wait a little drop dito sa company bago ako mag-take action, no? Kasi matagal ko na tong sinusubaybayan, sinusundan yung price, no, para makapagpasok ng malaki sa CNPF. Pero hanggang ngayon hindi talaga bumababa, kaya
talagang I will stay to the sideline para tutukan itong company para mag-invest in the right time, no? And also, no, kung viewers kayo ng ating channel, sinabi ko sa video ko regarding about sa CNPF, this is my favorite stock, no? This is my favorite company, no? So I really want to own this company. So guys, hanggang dito na lang muna 'yung pagre-review natin sa CNPF. So naway may natutunan kayo sa ating video ngayon. So maraming salamat sa suporta nyo sa ating channel. And this is Pesci Warrior, guys, nagpapaalala lang, invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesci Warrior na nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.